Ayun, good evening. Good evening. So, wala nang intro-intro, diretso na muna tayo. So, paano ba gumawa ng Angkor Watch na tinatawag? O itong most commonly known na kuan, turning circle. Yan, turning circle lang ba? Yan. So, once na mag-angkla kayo, so gumagawa tayo nito pag nag-angkla ng turning circle para pag mabantayan yung movement ng barko. Once na lumabas na yung barko dito sa bilog na to, so may tendency na nagda-dragging ka na, no? So yun ang binabantayan ng isang official. So ang tanong, paano ba gumawa nito sa ECDIS at saka sa radar? So yun ang pagkwentuhan natin ngayon. So pag once na ikaw yung duty official, tapos maghuhulog na si kapitan ng angkla, nga pala dito kami ngayon sa Brazil ngayon nag-anchorage. So once na mag-arian na si kapitan ng angkla, magpa-arian na siya, so sabihin niya kung kunwari, sasabihin niya na 8 shackles, mag-arian ng 8 shackles. So pag ikaw yung official, ano bang paano mo ba i-calculate yung turning radius mo? So yung radius ng turning circle mo, yan. Paano mo ba i-calculate at paano mo ilalagay, no? So yung iba, gumagawa na lang dito sa ECDIS ng turning circle nila. So advice ko lang din, para safe kayo sa mga authority na akyat, so gumawa na rin kayo sa radar. Meron ding Angkor Wat sa radar. Required din yan sa mga authority. So paano ba gumawa nito? Una, ikakalculate mo kung ilalagay mong turning radius. Punta muna tayo sa radar. Unahin natin yung sa radar. So, sa radar, punta ka lang dito sa menu. Yan. Punta ka sa menu, punta ka sa mark number 2. Yan, mark. Then, punta ka sa Angkor Watch. Yan. Pag nandun ka na sa Angkor Watch, makikita mo to. Yan. Yan yung radius mo. Kung ilan yung ilalagay mong turning radius. Yan. So, paano ba mag-calculate yan? So, punta tayo sa calculator. Halimbawa, 8 shackles yung pinahulog ni Kapitan. Yan, 8 shackles. I-times mo lang yan sa 27.4. Yan, 27.4 or 27.5. Ayos lang yan. Then, yan ang sagot, no? I-add mo lang sa length overall ng barko nyo. So, ang length overall namin dito sa ship's particular is 299.88. So, pwede mo nang i-plus yan sa plus 299. So, yan ang total ng in meters ng turning radius mo. Ngayon, ang gusto kasi natin malagay, tinan nyo dyan, nautical miles. So, ito, yan, nakalagay dyan, nautical miles. So, i-convert mo ngayon into nautical miles kung ilang metro, kung ilang nautical miles itong 518 meters, no? So, divide mo lang sa by 1852. So, ayan. So, meron kang decimal 28 na kwan na radius, turning radius. Yan ang ilalagay mo rito. Ayan. Ayan. Tapos, pag switch on mo yan, halimbawa, naglagay ka na rito ng 0.28. Pag switch on mo yan, yung Angkor Watch mo, so lalabas na itong bilog na to. Yan, itong bilog na to, yan. Yan yung turning radius natin. So once na, yun nga sinabi ko, once na lumabas ka dyan sa turning radius mo, may tendency na nagda-dragging ka na ng angkla. I-check mo yan along with the speed. Kung nag-i-increase na rin yung speed mo pag masama panahon, so delikado rin yun. So kailangan mamonitor mo rin yan. Para safety lang ba? Yung hindi kayo lumabas sa kung ano yung radius ng dapat yung iniikot lang. So punta tayo dito sa ano, sa ECDIS naman tayo. So ang ECDIS namin puro no type FMD. So pag magda-drop anchor ka dito sa ECDIS, hanapin mo lang tong maliit na sa kanan ito. Yan. May function dito sa kanan na maliit. Yan. Hanapin mo lang dyan yung Angkor Watch. Yan.
Yan, nandiyan yung anchor watch. So, ganun din, ilalagay mo lang dito yung turning radius na na-calculate mo. Then, i-drop anchor mo lang, lalabas na rin to. Tapos, pag pinindot mo tong start anchor watch, ngayon, stop yan kasi naka-anchor watch ka. Pero pag wala yan, naka-start yan. So, i-start anchor watch mo lang, then lalabas na rin to. So, yun ang trabaho mo bilang official sa barko. Yan ang trabaho mo. Pag mag-aangkla kayo, ankurahi kayo, yan ang ipapagawa sa'yo ni Kapitan. So, una, ikakalculate mo yun kung ilan yung hinulog ni Kapitan. Calculate mo. Ulitin ko lang ha. Summarize lang natin. Limbawa, 8 shackles. Ang equivalent ng 8 shackles is 27.4 meters. So, i-times mo lang siya sa 27.4 meters. Yan. Para may resulta ka na 219. So, metro yan. Tapos, i-add mo kung gano'ng kahaba yung barko nyo. So, sa amin, 299. Yung haba ng barko, length overall. Yan, 518, then i-divide mo siya sa 1852 kasi nga para ma-convert siya into nautical miles. Kasi metro yan kanina, i-convert mo ulit papuntang nautical miles. So, 0.27 or 0.28 conversion. 0.28 nautical miles. So, yun lang. So, punta ka sa menu, punta ka sa mark, yan, anchor watch. So, ngayon meron ka ng anchor watch sa ECDIS at saka sa radar. Ang sunod mo na gagawin, pag mag-angkla kayo, may checklist naman kayo doon na sinusunod. So, lagay muna sa EIS na at anchor na kayo. Yan, baguhin mo lang itong nav status, enter mo lang. Yan, kung gusto mo baguhin, tapos lagay muna na at anchor na kayo. So, yun lang muna. Yun na muna, no? So, advice ko, ulitin ko lang yung advice ko sa mga duty official dyan, gumawa kayo ng dalawang turning circle sa ECDIS at saka sa radar para safety kayo sa authority. So, sundin nyo lagi yung sa checklist nyo pala, no? Para at least pag may mga naiwan kayong mga gagawin, machi-check nyo. Kasi yun ang sinusunod natin. Yung mga checklist na yan. So, pagkatapos nyo ilagay sa EIS, switch on nyo yung ilaw. Yan. Nasa checklist din yan. Pag chinik nyo yung checklist nyo, nandun din, sunod-sunod din yan. So, chicheck nyo na yung ilaw, ilalagay nyo yung, papatay nyo yung navigation na light, start nyo yung anchor light. So, yun na muna. So, thank you very much.